What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. For today's video, yun yung rapper natin, gagawin na natin ngayon. Pero bago ang lahat, meron kasing nag-request sa akin dito, may nag-comment sa akin, sabi niya, next vlog, yung paggawa ng breeding cage yun. Shoutout kay Jericho Ludovice. Ano ba yung Ludovice? Jericho Ludovice, yun, shoutout sa'yo. Tapos yun, ni-request niya nga na next video daw kung paano gumawa ng breeding cage. So ayun, para saan nga ba yung breeding cage? Kung hindi nyo pa kasi alam, yung mga live bearers na fish, kagaya ng guppies, mollies, yung mga ganon. Ano kasi sila, nanganganak sila ng buhay na hindi na sila nangitlog. So pagkaanak nila, ang nangyayari kadalasan sa mga ganyan ay kinakain nila yung mga fry nila. So ayun, para maging mas successful o mas marami yung may breed nyo na live bearer na fish, ayun nga, kailangan natin ng breeding cage. Kung napanood nyo yung mga ibang videos ko, yung mga backyard updates ko, makikita nyo may mga ginagamit akong breeding cage doon. No? So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang napakasimpleng breeding cage para sa ating mga live bearers fish. So, ayun guys, napanoorin nyo muna to bago tayo mag-rapple, no? At ayun na nga mga kasang, ito yung mga kailangan natin para magawa ng breeding cage. Itong klase ng screen na to na medyo maliit pero hindi gaanong maliit, no? So makakalusot pa rin yung mga fry dyan. Tapos kailangan rin natin ng mga cable tie. Tapos kailangan natin ng gunting, kailangan natin ng ruler, tsaka ng pentel pen. So yun lang naman ang kailangan natin. At ayun mga kasang, meron akong drenowing dito na magiging plano natin, no? So ito yung pinaka base natin, yung maliit na rectangle na yan. So yung sukat ng base nyo, yun yung pinaka magiging sukat nyo. Tapos itong mga tong nasa gilid, ito yung magiging gilid natin. So yung height yan, kailangan pare-pares yung height nyan. So kunyari ito, ang gusto kong maging taas ng aking breeding cage ay 6 inches. So kailangan dito sa kabila 6 din, dito 6 inches din, at dito 6 inches din. So yan, dapat pare-pares ang sukat nyan para pag tinayo nyo siya, buo na. Napantay-pantay yung pinakasukat niya. Pero yung pinaka-base, ito yung magiging laki talaga nung ilalim ng ating breeding cage. So, ganyan lang naman kasimple yan. Ganyan yung kailangan nating isulat doon sa screen. Tapos ayun, nilagyan ko na rin ng konting sukat, no? Bali, itong pinakalabas natin, 24 inches. Dito naman, 19 inches. Bali, ang ginawa ko dyan, yung base lang naman yan, plus yung dalawang gilid. Kunyari, yung base natin is 12. Tapos dinagdagan ko ng dalawang 6. So, 24 yon. Yung kabila naman ay 7. So, ganon. Ngayon, yung sukat ko na ginawa na yon, ikakat ko yon dito. Yung mga pinagsusukat ko doon, yung base tsaka yung gilid niya, dapat ganun yung mag-isukat. So ayan, no, kala mo architect talaga eh, no? Pachamba-chamba lang naman. Ang yung pinaka-importante lang dito guys talaga, yung pinaka-base nyo, dapat tama yung sukat nun para kumasya kung saan tank man nyo ilalagay. At ayun na nga mga kasang, no, nakita nyo naman, ang ganda ng aking rectangular na drawing, no? So ayan, saktong-sakto sana yan, no? Tapos ang susunod, gugupitin natin. So yun guys, gugupitin natin yung magkabilang dulo na sakto doon sa ating corner, no? Bali, ito yung magiging sides kasi. So kung ano yung, kung paano nyo ginupit yung kabila, ganun din yung kabila, ang ganda sa corner. Kaya tayo nagsulat ng mga sukat-sukat na yan, kaya natin nilagay yung rectangular na yan sa loob na pinaka base natin para sakto yung ating magiging mga sides. So ayan, madali lang yung tiklopin kasi ito, pag tiniklop mo to, didiinan mo lang ng konti yan, poporma na yung korte nyan. So ito na yung magiging side natin, no? Tapos gagawin din natin yan sa lahat ng mga sides. So ayan, buo na siya, no? Natiklop na natin siya. Parang gagawa lang naman talaga tayo ng box dito. Tapos ayun, kailangan din nating tupiin yung gilid para maipasok natin yan. Ito yung kabilang gilid na yan. Kailangan tupiin din natin yan ng pantay dun sa kabilang side na yon. Tapos syempre lahat ng side gagawa natin ng ganito din. Ayan o, napakadali lang yan kasi medyo matigas naman to. Pero kaya pa rin naman nating baluktutin. Ayan o, diba, sakto siya. Pwede nyo putulin yan, pwede rin hindi.
Ako hindi ko na pinutol eh kasi okay lang naman yan para hindi lalo makalusot yung ano dyan, yung mga gapi natin. So yung gagawin din nyo sa kabila yan para parehas yung sukat. Ayan, diba? Oh, nabaluktot na natin ngayon. So para na siyang box. Ngayon, dito natin kakailanganin tong cable tie kasi yan yung magiging lock nila para magstay sila sa ganyang posisyon na ganyan yung korte, di ba? So yun, maraming paraan, marami, pwede nyo itahiin, pwede nyo tape o kahit anumang maisipan nyo, pero ako kasi parang mas pinakamadali sa akin tong cable tie. Kung makita nyo yan, oh, pulidong-pulido yung pagkakanto niya kasi nga sinukat natin yan. So, hindi tayo pachamba-chamba na alam mo yun na hindi pantay yung sukat. Kasi mas maganda naman talaga tingnan pag pantay na rectangular o parang cube yung gagawin yung ganito. So yan, lalagyan natin ang cable tie dito para hindi na makalas o hindi na mag-iwalay yung mga part na yun ng sides natin para mag-lock na siya dyan. At para yon maging box na siya. So yung bibilisan natin ng konti, no, kasi matagal-tagal to. Basta gawin nyo lang yan, gayaan nyo lang yung mga cable tie na yan, paglalagay nyo lang. So ayan na, ganito na yung nag-iitsura nya, no. Ngayon, apat na cable tie lang itong ginamit ko. Pwede nyo pandagdagan pa yung mga gilid-gilid para nakakairita rin kasi yung kagaya nyo itong gilid na to. Tumaangat-angat siya. So ayan, mas maganda rin may mga cable tie yan. So ayun, kayo nang bahala kung anong gusto nyo kung may maraming cable tie. So ayun mga kaasong, no, ganun kasimple lang naman para tayong gumawa ng basket. Tapos yun, ang dami kong nagamit na cable tie dito. So ayan. Pero yung presentable naman kahit pa paano, no, hindi siya ganun kaganda kagaya nung glass ko na, alam mo yun, yung glass ko na ganito na breeding cage. Pero maganda rin naman yung gawa ko, eh, diba? So yun, pwede na natin itry. Ginawa ko to para sa 20 gallons, no? So ayun, paano nga ba natin isasaksak to? Lalagyan ko lang ng stick yan. Kailangan pala natin ng stick para mag-lock to doon sa ating fish tank. So yun na nga mga kaasa, kailangan nating i-testing ngayon, no? Ito, meron akong stick dito. Kasi pag walang stick yan guys, hindi yan lulutang, lulubog yan pa ilalim, diba? Ngayon yung iba, nilalagyan nila ng styro, lalo na kung nasa tub o nasa pond. Pwede yun, no? Pero kung sa tank na ganito, pwede kayo mag-isip ng iba. Pero ako kasi ito, naisip ko yan, no? Maglalak lang yan pag nilagay ko doon sa butas ng mga screen. So ayan, nailagay ko na nga, diba? Ganito kasimple lang naman. Hindi siya ganong kaganda, hindi siya, pero tingin ko simpleng-simple lang naman, pwede na rin. Pero yun, depende kasi kung maarte kayo, gusto nyo, may naisip kayo mas maganda dyan, pwede nyo gawin yun. Pero yung logic kasi, yun lang naman yung pinapakita ko sa inyo. So yan, nilagyan ko na nga ito ng isda. Ayan, saktong-sakto yung mga breeder ko dyan. Ngayon, ang purpose kasi nito, kaya medyo nilakihan ko rin yung ating breeding cage kasi, alam mo yun, parang hindi sila ma-stress na hindi nila maramdaman na nakakulong sila. Malaya pa rin sila makakalangoy dyan. Tapos yun, malaki pa rin yung space para sa ating mga fry. Yung iba kasi parang anliliit nung breeding cage nila, no? Sa tingin ko, anliliit yung mga ginagawa nila. So yun ang payo ko lang sa inyo, laki-lakihan nyo rin naman ng konti para makdi naman yung mga breeders nyo kasi na-stress din yan pag maliliit yung tank nila. So yan, goods na yan, mga ganyan. So ayun mga kaasang, no, ganun kasimple lang naman kung paano gumawa ng breeding cage. So ayun, kung meron ko yung mga mas magagandang diskarte pa, alam mo yun, yung mas malulupit na diskarte. Kasi yun lang naman yung pinaka-logic talaga, no, na dapat hindi makain ng ating mga breeders yung mga fry. So ang logic talaga doon, pagkalabas nila talaga doon sa breeders, diretso sa baba, may iwalay na agad doon sa kanila mga parents. So ayun, no, kung may maiisip kayo na mas maganda pa, oh, yung kagaya ng mga binigay sa akin ni ano ni Jeric, 'di ba, yung salamin tas yung ilalim lang yung screen. Yun, pwede niyo naman gawin, no, pero yun nga, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pinakamadali sa tingin kong pinakamadali. So yun na nga, no, wag na natin patagalin, no, dahil nga sinabi ko sa inyo kanina, nagpa-raffle ako noong nakaraan, sabi ko mag-comment lang kayo tapos pipili tayo randomly. So ito ngayon, pipili na ako randomly, no, na dalawang winners ng tatlong perasong Wachupong feeds. So ayan yung mga Wachupong feeds na mapapanalunan nyo. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen.
Tatlong piraso yan. So, ayun, no, walang dayaan to, guys. No. Wala rin akong pakialam kung sino manalo. Basta mag-comment kayo, nag-like kayo doon sa video na yun. Panalo na kayo kung sakaling kayo yung lalabas doon. No. So, yun, congratulations sa mananalo. Andito ako sa tapat ng PC ngayon. So, ayan, no. Ayan na naman yung gamit nating website. commentpicker.com/YouTube. So, ang gagawin ko lang dito, kagaya nung dati pa rin, bubuksan ko yung video ng nakaraan. Saan ba yon? Video ko na yung Hendrix Backyard. Ito, head shoulders niya ito sa mga pinapanood ng anak ko yan. Ha. Ayan, itong video na yan. Kukunin ko lang yung URL niyan. So, yung mga nag-comment dyan. Ang dami nag-comment po. 400 comments. Ayan, yung 400 comments na yan. Dyan tayo kukuha ngayon. Ang kukunin ko lang dito is itong kakopy natin to, control C. Yan, yung link na yan. Tapos ilalagay natin dito sa random. Pipaste lang natin yan dyan, yung URL. So, yan, na-paste ko na, no? Filter, duplicate, include replies. Ano ba ito? Filter comments based on specific tests. Exclude, yan. Wala naman akong ganito. So, ayan, no? Duplicate users lang naman ang ano. Tinanggal natin. So, ayan, no? Yung mga nananalo sa mga paraffle ko, wala akong alon doon. Hindi ko talaga kilala yung mga yan, no? Tsaka kahit sino naman talaga, kasi nga, gaya ng sabi ko, kahit sino naman yan, random lang kasi yan. Ayan, no? Unique comments, 365. So, ayan, paano nga ba to? Ito, i-click natin dito. Start, raffle, and pick random winner. So, ito yung unang winner natin. Ating din nyo na, guys. Kung kayo to. Team Carso Carcosia. Ayan, pa-shoutout idol. Kailang kinamit niya. Nanalo pa siya ng ating watch upong feeds. Ayan, may mukha po. So, ayan, sagot mo, team. Yung ating, gaya nga na akin sinabi, sagot mo yung ating shipping, siguro mga 100 plus lang yan. Kahit saan ka sa Pilipinas. So, ito, babasahin muna natin. Pwede ba yatang, pwede yata natin siya i-message dito. Ayun, ang channel dito. Paano ba natin mamimessage to? Pupunta tayo doon sa comment niya. A few moments later. So, ayun mga kasang, na pumasok ako sa aking studio. So, ayan. I-replay na lang natin siya, no? Ito na lang gagawin natin. Congrats, you're the winner. Ganon, sabihin ko. So, ayan. Yung comment ko. Congrats, ikaw ang nanalo. Ngayon, mag-pick pa tayo ng isa pa. Pick pa tayo ng isa, ha? Ulit natin. Para sure. Ayan. Pick pa tayo isa. Na matapos na to. At marami pa akong gagawin. 200, 300 comments. 365 ang comment na pagpipilian. So ito, start na natin agad para hindi na magtanggal. Yun, John Pets and Vlogs TV. Sino kaya ito? Napakaswerte na to. Pa-shoutout din next vlog. Yun lang, oh. Pa-shoutout lang ang inihiling niya. Pero nanalo pa siya ng Watchupong product. So, ayan, hanapin natin si John Pets dito sa mga comments. John Pets. Ito natin, ha? John Pets. Ayun, no? Lumabas agad. Heart natin. Di pa natin heart. Like pa natin. Congrats. Kong TV. Isa. Ayan, reply natin. So yun mga kasang, no, congratulations kay Team Carcosia tsaka kay John, ano ba yun? Nakalimutan ko yan. Kay John Pets and Vlogs TV. So yun, para maklaim nyo kung yung mga prizes nyo, reply muna kayo sa comments ko, tapos doon na lang tayo mag-usap, no? So, yo, congratulations ulit. Tapos, sa susunod, magpaparapol ulit tayo kasi may mga natitira pa ako.
So ayun, sa susunod na lang yun. Tapos ayun, tapusin na natin ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos meron tayong mga shoutout, no? So ayun, pasok mga shoutout. Shoutout po kay Ruel Beha. Shoutout din kay JP Amorin. Shoutout sa ating first commentor na si Aquatic Raccoon. Shoutout din kay CCAB Aquarics. At ayun, shoutout din kay Christian Ibarra. Shoutout po kay John Henry Ison from Mabalacat, Pampanga. Shoutout din kay John Ray Anisete and kay Alpha from Eastern Samar. Maraming salamat din po kay Sir Jacob ng Wachupong. Maraming salamat po sa mga prizes na ipinamimigay natin. Wachupong number 1. At so ayun mga kaasang, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kaasang number 1, fish out.